topic natin, may rayuma, pero pwede pa rin ho kayong magtrabaho. So magbibigay ho ako ng mga tips para maibsan yung sakit at paano matuloy ang inyong mga gawain. Ito ho yung mga tips. Una muna, kailangan alam nyo anong klase yung rayuma ninyo para sa tamang gamutan. Kasi kailangan nyo magpatuloy pa rin ang pag-ehersisyo kahit kayo ay may rayuma. Light exercises pa din. At meron ako mga tips, ano yung mga pwede natin gamitin. Saan ho kayo magpapatingin para malaman ano yung tamang sakit ninyo at tamang gamot? Una ho sa lahat, may tinatawag na rheumatologist o doktor para sa rayuma. Pwede rin ho sa rehab medicine doctor. At kung meron ho kayo mga kamag-anak na nagtapos ng physical therapist, magkonsulta ho kayo para ituro sa inyo ano ang tamang ehersisyo na gagawin sa inyo. Ngayon, halimbawa ho, masakit ang inyong paa. Pwede naman ho kayong kumuha ng palanggana na may maligamgam na tubig, i-luklok nyo doon ang inyong paa at imasa-masahe. Pwede rin ho, igagalaw-galaw ninyo yung inyong paa doon sa palangganang mainit para medyo ma-stretch. Tapos, pumili ho kayo ng sapatos na makakatulong sa inyo, katulad ng rubber shoes o yung mga maluluwag na sapatos. Pwedeng may velcro, may sintas, para kapag sumisikip ng sapatos sa bandang hapon, maa-adjust ninyo. Maganda din ngayon ang mga sapatos na breathable o kaya malamig sa paa at mas malapad. So, breathable na material at mas malapad. Kung nakakaramdam tayo ng kirot, makakatulong ang pagmamasahe dito sa mga lugar na makikirot. Kasi ito yung mga madalas makirot eh. Balikat, likod, siko, tuhod. Alam nyo ho, pinakamatagal ng lunas ang masahe. Kasi natatanggal niya yung kirot, ang pagtigas, mas nailalaki mo yung paggalaw. Tapos yung ding lakas, mas napapalakas. So, merong tulong ang masahe kasi talagang matagal ng gamutan yan. Pwede rin ho kayo, kung meron kayong mga kamag-anak na terapista, no? Itanong nyo anong ehersisyo ang pwede sa inyo. Tsaka kung meron silang tens o yung parang electrical na nilalagay para mapalakas yung inyong muscle at matanggal yung kirot, pwedeng ipahiram sa inyo. Kasi pag nag-e-ehersisyo, ito yung mga arthritis exercises, gaya nito, para ito sa tuhod. So, taas-baba yung paa. Yan, mag-i-stretching. Pag nakahiga kayo, i-stretch nyo papunta sa inyo. Yung mga may carpal tunnel, oh, ipatong ninyo sa unan, tapos ini-stretch din ang pagitan ng mga daliri. Kasi yung mga daliri, lagi rin yung may rayuma. Ito sa carpal tunnel, tinuturo nga ni Doc, panoorin niyo yung mga exercises ni Doc Willie sa carpal tunnel. Sa pag nakatayo kayo, pwede niyong palakasin ang inyong mga legs at stretch. So magpatulong ho tayo para mabawasan yung paninigas, maging matyaga lamang, talagang i-schedule niyo ang inyong pag-exercise at saka yung mga activities ninyo. Kung gusto niyo nga, gawan niyo pa ng diary. Pumili lang kayo ng mas kaya nyong gawin. Sabihin, mas realistic kayo at saka yung mga lugar na mas malapit sa inyo. Halimbawa, kung kailangan nyo maglakad, kailangan patag at saka malapit sa inyo. Kasi alam nyo ho, ang paglalakad ang pinakamura at walang bayad na ehersisyo. Iwas lang ho sa pagkakaroon ng aksidente. Pero maari pang may mga iba katulad ng mga dancing. Pag mayroong mga public pool, pwede naman. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Tamang posture. Kailangan din pagtayo at pag-upo. Kung nakatayo, kailangan maging aware tayo na mas diretso ang ating katawan, pati ang leeg at pati ang ulo. Ganon din sa pag-upo. Makakatulong din ang paglalagay ng silya habang naliligo para hindi kayo napapagod. Nakakatulong din sa mga may rayuma yung paggamit ng mga cane, ng mga wheelchairs. Kung kailangan na ho natin gumamit niyan, gawin natin. At mga gamit sa bahay, pangbukas ng bote, ng mga lata, mas malalaking hawakan na kutsara, tinidor. Meron ding mga kutsilyo para sa mga may arthritis sa kamay.
magtanong-tanong ho tayo para mas makagawa at makatrabaho tayo sa ating pinagtatrabahuhan or sa bahay. Siyempre, kailangan i-organize din natin yung ating banyo, yung ating kusina, yung ating bahay. Kung kailangan may mga hawakan para hindi madulas, gawin ho natin. Ngayon, issue din sa mga mag-asawa, kapag may rayuma, baka hindi na pwedeng mag-sex. Pwede pa rin ho, pag-usapan nyo lang maigi, ano yung mga posisyon na mas hindi masakit. Para naman, tuloy-tuloy pa rin yung pagiging close ninyo. Pagdating naman ho sa pag-travel, kung pwede hilingin ninyo sa bus na kung pwede doon kayo sa bandang harap o doon kayo sa aisle para mabilis sumakay at makababa. At kung mag-i-schedule ho kayo ng lakad, kailangan easy-easy lang. Huwag naman ho masyadong hectic ang inyong schedule para ma-enjoy nyo rin yung pag-travel ninyo. Pagdating naman sa pagkain, yung pagkaing mayaman sa calcium, lalo na yung mga berdeng gulay, ha, huwag hong kalilimutan, mga kangkong, alokbati, at mga pagkaing mayaman sa vitamin D para lumakas ang ating mga buto. Katulad na rin ho ng vitamin B12, kailangan natin yan, magnesium, vitamin K, vitamin C, at potassium. So lahat ho yan makakatulong para sa matibay na buto at pangangatawan. Pag merong kirot, ingat-ingat tayo sa pag-inom ng mga gamot para hindi tayo magka-side effect katulad ng pagdurugo ng tiyan, problema sa kidneys, o kaya mas lalong tumaas ang blood pressure. Baka kung pwede, gamitin natin yung mga anti-arthritis o anti-pain cream na lamang. Yung pinapahid, nakalagay ho yan sa mga tubes at saka mga jars kasi mas maiging pinapahid, hindi natin iniinom. Nakita rin nila na sa pagdating sa arthritis, mas gusto natin, mas mababa o tama yung ating timbang para mas hindi mahirapan ang mga kasu-kasu natin. So kung kaya nating magpababa ng timbang sa pagpili ng ating pagkain, katulad ng mga itlog, oatmeal, gusto natin low calorie, mas maraming gulay. So, pagdating sa prutas, imbis na juice, yung talagang prutas na ang kakainin. So, inom ho tayo ng mas maraming tubig imbis na yung matatamis na inumin para makapagpababa ng timbang. At huli sa lahat, kailangan kahit ho merong kirot o sakit na nararamdaman, positive attitude pa rin kasi yung pagre-relax, pagtanggal ng stress, nakakatulong sa pagtanggal ng kirot. Ituloy pa rin po yung mga pakikipagkaibigan ninyo para may nakakausap kayo. So maraming salamat po. Sana nakatulong ang tips ni Doc Willie and Lisa.